here siguro I was really blessed sa yagi ko atong sakit. And then I will be talking to you tonight to share, to inspire kanang kasi napi pareho sa ako nagian. So I was diagnosed pa naman siya 9 years ago. So wala pa sa 4th year. But what happened to me is really shocking. I am a medical technology by profession, medtech ko. I know what is leukemia. Leukemia has so many varieties, mangkod. But in me, syempre, it really sounds horrible, diba? To know that leukemia is. Nung ako na-learn kasi na-eskwela man dito no, that there is a leukemia na hanggang 3 years to 4 years ang pinakadugay. At pinakamadali ang 1 year lang. For me, I have, ang exact name is chronic myelogenous leukemia. That leukemia is like 3 to 4 years to live. So, wala na akong kabalo kung sakit akong leukemia, basta what I know is it's really leukemia. Hindi ako naniniwala kasi it was not really seen in my, stress lang ko that time. I was, working as a medic at Aculab, tapos parang I feel dizzy, kaya naka-CBC ko. CBC is a complete blood count, whereas makita na to ang WBC count, the blood or the white blood cells. Kung sa Bisaya is a puti na dugo. So it's really high for that time. So, kabalo, I know for myself that it's abnormal, pero it was not seen me. Hindi ko na-feel. And I have that denial na hindi totoo na I have this disease. So, ang ginawa ko, I did that usually yung mga may sakit, what did they do? Denial. I am on the process of denial. So, I resign, I continue my work. Business pala, nag-resign ako as medtech kasi para nakikita ko lahat para mga patient leukemia, everyday, kinakunan ko ng dugo, puro leukemia, siguro na magnify sa aking system that this disease nakakatakot. And then, it finally happened to me, pero denial for 1 year. What happened in 1 year, lumaki ang chan ko, talagang malaki, and then I'm so thin, payat na payat, para na akong butot balat. That time, sabi ng doktora ko, nagbalik ako sa doktora ko, nag-denial kami, you have the sakit, pero hindi mo in-accept. Kaya, I don't know what stage na daw ako. So, I submit myself for treatment that time, pero wala na, parang wala akong pag-asa. I just pray and then fight for the spirit. Kasi, that time, ang mga anak ko is only mga 5 years old and 4 years old pa sila, no? Balik ko yung siya is I don't have that ang feeling ko na lang is to fight and to get healthy, to treat myself. So meron naman siyang treatment. Sabi ng doktora, don't be kasi nasa mother, meron ng gamot, pero I have to apply it to prove na hindi ko kayang bilhin ang gamot para magkaroon ako ng libre. So, in short, nagpagamot ako na okay naman until such time na I receive the treatment. I get okay, but this is the thing. Ang treatment ko is really, yung parang chemotherapy na iinumin. Nakita ko na I'm okay, pero there's really something na feeling ko mag-deteriorate ako if I will not do something. Kasi ang gamot is really, hindi naman siya, synthetic man siya na gamot. Just to stop the progression of the white blood cells, kana ginakaon na daw ang puting, dugo, ang kulakong dugo ko. So, kung continuous na siya, hindi ako inom ng gamot, I will be dugo, no? So, I will develop that higher and higher stage, which I see with my other, yung classmate, ang tawag namin, paraw kami ng sakit. They have it mga, siguro, 8 years na ako, bago pa lang. So, minum ako ng gamot. Libre to that time. Did you know that the gamot worth
1,000 each tub. Tapos ang inuman namin, inumin namin every day is 4 tubs. Lowest pa dito siya na dosage. Okay. 4 tubs ang inuman. That means 4,000 every day. So, libre man that time. Dumating ang agaw, so, dumating yung time na 3 years lang, nag-announce sila na it will not be libre anymore. Wala pa si Purtier at ako, but I, in my own self, talagang I'm fighting, I'm making myself kanang healthy, I drink a lot of food supplements, kasi believer ako nun, kasi while I'm fighting this disease, I have to make myself, my body, strong. Now, while we are fighting inside, di ba? Butang talito ang mga sundalo para igiyaga ang mga cancer cells. I have also to put myself healthy. Healthy in a way na you have to intake the right nutrients. Wala pa si Purtier. So, three years, nag-announce sila na it will not be free anymore. Hilak ko, I cry a lot because that, parang pumasok sa isip ko na my life is depending on the medicine. Kung wala na rin ang medicine, wala na po ko. I'll be gone kasi yun man ang doktora na yun lang talaga ang bumubuhay sa amin. I can live daw normally with the taking of the medicine for life. So that makes me discouraged na for life nagigay ko mag-inom aning medisina na super mahal. Even if maging millionaire ako, hindi pa rin namin afford. So, normal lang namin na family. My husband is working in the mercury. Tapos ako medtech, tapos nag-resign. Kaya hindi na ako gusto mag medtech kasi makita na ako tanan ang masakit. I continue with my business lang ng benta-benta. So, that struck me, no? Another, man naman itong ako ang naagyan. Okay naman ito ako. And then, another, ano, weight problem na hindi tayo forever ang akong tambal. I have to buy it. Imang din makaya dito. So, I seek help sa akong classmates na kuha ko ka ng what nasa na? Donation para mabay. Pero that donation will only last for a year. So, grabe. So, ako rin din, ano, aside from that, ang imuhang depression as a patient, di ba? Na forever nag-i-day ko. So, imo po si doktora that time na may if you can only have stem cells, pwede man, pero super ano, hanap, depende sa'yo. So, magkano ang stem cell, pinakamababa yata, 1 million. Tapos, kasan pa kahit nag-alian ng mga procedure. Now, they have to test, syempre, the compatibility. Ang daming gastos talaga. So, I just wish na, wala lang, parang na-wish ko lang ba, na sige, I continue to take the medicine, nag-sick, usayin mo. Malaktaw siya, walang gamot. Tapos, nakakatakot that my classmates, yung katong wala din kaya, they die because na-stop ang medicine nila. Wala namin libre medicine eh. And we have to buy, we have to kanaganin mag-share, mag-bayad. But the share is really, hindi pa rin affordable. So, nag-pray ako, I really pray kasi after ko nagka-diagnose, I'm prayerful na para nagbago ang buhay na na. I pray the Lord. I know there is a lot of blessings ahead. Na sabi ko, maabutan ko yung mga blessings na yun. Na I will not take this for so long, ng tambal. I even imagine na meron i-inject sa amin for a year and that medicine will last for a year. Another year is injection na naman. Yun ang mga iniisip ko, I have to live by that thinking, just to live. Hindi ako magpa-discourage na I am doomed with this leukemia. So, it was a blessing mga na oral stem cell, which I really need. Just 3 months man lang to, nag-wish ko Lord, nakapag ka ng inumun lang na stem cell. Na I can afford ng 100,000. Yung talaga, binigay ko ang exact wish. And then this Purtier kid, may nag-offer, sabi nila, uy, ano kami? Di ba, alam na ng mga katrabaho ko, by the way, I'm from Mary Kay, na
mga colleagues ko, alam nila ano nangyari at alam nila na nagdating ako kasi isa rin sila sa hinihingian ko ng donation for my medicine. Sabi na, huy, may stem cell na ba yan ngayon? Mahal lang masyado, anak. Tapos sabi ko, huy, hala, kaganda niyan. 125,000 that time. Sabi ko, gayanin ko yan. At unless, compared naman, I will be taking forever that medicine na synthetic na alam natin, kaya kami chine-check up every 3 months, kaya check ang aming kidney, i-check ang aming liver, kung anong nangyayari sa amin sa medicine with our intake. Ganyan lang ang buhay sa doktor, painumin ka, i-check ka, pag na-damage ang kidney, another gamot, pag damage ang liver, another gamot, i-ultrasound ka. Ganun lang man. So I know that my body would not be better with the medicine, but it will control what is abnormal in my system. The stem cell itself will regenerate. Study din ako niyan. Na I hope I can only take not injection, not really operating my body. Itong lang. Tsaga ako mag-inom right away, mga people. Nung nagkasakit ako, I have to take my medicine, nag-take pag ko sa akong mga daghan kayong food supplements. So I really believe in food supplements. And don't forget the prayers, because all those that inventions na na dumating sa akin, even the medicine was from God. Diba? So everything I pray na this will make my life fulfilled up to the fullest ba. Hindi kagaya nung iba na nauna na. I really picture out that CML would pass by. And they will come na ma-curable ito. Curable naman daw, but a lot of people will not, because of depression, the way they think, na forever na kahit ako, forever na ako mag-inom ng napakamahal na gamot na we cannot afford. That really brings me down. Kung hindi lang ako nag-pray siguro, I will be depressed and maybe one of those people na rin ako na nag-goodbye. So, I am happy to share this to you. So, pagdating na ng fourth year, kaibahan lang, no, kasi I'm still taking the medicine while having my therapy. 6 months naman therapy. I have my, na-kumpleto ko yung 6 months last year. So sabi ko, iba na talaga, nawawala yung, napapagod ako, madali ako napapagod, even with those food supplement plus my medicine. Magbitbit lang ako ng mabigat, hangak na. And then, pag ganitong 6 o'clock, and I feel, palamuya na, pumunta na lang, manginip na ko, and then I go home with, yung parang, basta pagod ang katawan. Sabi nila, ganun daw talaga ang CML na nag-maintenance na. So what I feel in when I take fourth year, bumalik yung feeling ko nung like I'm, yung walang sakit na I'm 20. So yung parang, I compare ko sa pag-take ng kaya ko na, alam na asawa ko, bigla na lang ako, parang hilo akong tawagan ako sa iyahan na puntahan mo ako dito sa office kasi I do not feel good. Today, with God's help, I really have felt different. Tapos na ang aking therapy, but I continue to drink one na lang, just to maintain. Siyempre na, na-distress ako, meron akong work, hindi rin ako makatulog in time, kaya ito yung life na happy na ako ngayon with the fourth year. So I continue to share fourth year. Kahit anong situation, kahit anong condition, dyan naman yan, talagang nakaka-help sa atin. And I believe that this, man itong na-invento ngayon, this is coming from God. We have to think, kung sabi man natin, hindi ma-afford, we can afford. Kasi marami din, million na ang nagastos, hindi pa sila na-treat. Diba? So when I'm giving, nag-business ako with my Mary Kay, and I travel a lot with my condition, ha? Kaya nga sabi ng taga-Mary Kay,
Nung mag-share ka na yung inspiring others also, na mag-merity din sila kahit may mga sakit, isa din ako doon. But I always say that mag-take din kayo ng mga invention ni God, yung Purtier, mga stem cell, ganyan. So this is part of it. So I hope most of us are, you can share this also, kung may kakilala man kayong pareho sa amin na dumaan ng ganito, and Purtier has helped us a lot. This, a lot has changed, yung parang hindi na talaga ako yung may hot flashes ako noon. Ngayon, I feel good. Although, syempre, napapagod rin basta nag-abuso sa katawan, like, matagal matulog, nag-ano ng pagkain, nag-skip, minsan sa BC, maraming benta, di ba? So, eto, and what really is, nakakapansin-pansin din sa pag-inom ng Purtier is the skin. Nagbago din talaga. It adds up na I have this business, and then it adds up na ang skin ko rin is really coming from this Purtier business. Thank you! So, another question. So, controversial yet on age. So who will guess what's my age? 28, 32. Ano pa? 15. Ha? 61. Ano, nakita ko mag 61. Iba, culture really changed me. Dahil meriting ako, marami akong anti-aging nilalagay. But when I take Purtier, mas lalo siyang nagbabata. So my age, highest, 34. Ay, tigulang, nag-iray ko, no? Nabitaway. I'm 48 years old. 50 na pa yung problem.